Ngayong araw ay gagawa naman tayo ng isa sa mga paboritong kakanin nating mga Pilipino, which is bibingkang malagkit. Madali lang ang procedure nito at hindi na natin kakailanganin pa ng oven sa paggawa nito. Isa pa ay konting ingredients lang ang kakailanganin natin dito. Tara, simulan na agad natin. Dito po ay bumili lang tayo ng kalahating kilo ng malagkit na bigas. Kung sakali pong marami kayong gagawin na bibingkang malagkit, doblehin nyo na lamang po ang ingredients na gagamitin natin. Huhugasan lang natin yan ng 2 beses para mawala ang dumi at alikabok na nakakapit sa bigas. Matapos niyan, ay ilagay na natin ang bigas dito sa ating paglulutuan. Ngayon ko lang na-realize, bakit nga ba hindi na lang ako naghugas ng bigas dito sa lutuan, no? Naghiwalay pa ako ng lagayan. Ay, lutang na naman ang Ate Lenlen ninyo. Pagkalagay ng nahugasang bigas, isusunod na natin dyan ang isang pouch ng 200 ml na kakanggata. Wala na naman kasi tayong naabot ng piganggata, kaya itong nasa pouch na lamang ang binili natin. Sunod na natin dyan ang 2.5 cup ng tubig. And last ay 1/2 cup ng sigundang asukal. Sapat na po yung 1/2 cup ng asukal na inilagay natin dahil meron pa naman po tayong latik toppings na ilalagay mamaya. Haluin lang natin yan hanggang sa matunaw na ang asukal dito. Kapag natunaw na ang asukal, ay pwede na natin itong isalang. Lulutuin lang natin itong malagkit na bigas ng nasa medium heat lamang po. And para po hindi magkaroon ng tutong ang ating malagkit na kanin, kailangan po natin itong haluin once in a while. Mas mainam po kasi na kahit papaano ay ma-minimize natin ang pagkakaroon ng tutong dito sa malagkit na kanin. Estimated 20 minutes lang natin niluto itong malagkit na kanin at kada 2 minutes po ay hinahalo at tinatakpan natin ito. After ng 20 minutes ay naluto na ang ating malagkit na kanin. Kita nyo naman guys na kahit papaano ay napakonti natin ang mga namuong tutong dito sa kanin. Transfer lang natin dito yan sa prepare nating bilao. At saka natin ito i-flatten ng maayos dito. After nito ay proceed na tayo sa paggawa ng latik toppings. Dito sa ating pan ay maglalagay lang tayo ng isang pouch ulit ng kakanggata. Then maglalagay naman tayo ng 1/2 cup ng tubig. Kung ang gamit nyo po is yung piganggata sa palengke, 2 cups po nang gagamitin ninyo at wag na po kayo maglalagay ng tubig. Pakuluan muna natin ng 5 minutes itong gata bago natin ilalagay dyan ang 1 cup ng asukal. Muscovado sugar nga po pala ang ginamit natin dyan. Mas preferred ko po kasi yung mas maitim na latik toppings. Pero pwede naman po kayong gumamit na mas lighter color na asukal para maging light din po ang kulay ng magagawa ninyong latik. Bali, hahaluin lang natin ito nang hahaluin hanggang sa maging malapot na ang latik sauce natin dito. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito, it means na interested ka sa recipe natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo ang bibingkang malagkit recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po ng, ang sarap naman ang bibingkang malagkit, maraming salamat po. After ng 20 minutes na pagluluto ng latik, ay naging ganito na ang consistency nito. Hindi na ito masyadong runny sa ating spatula. Ganito po talaga ang hinahanap natin. Maari na po natin itong hanguin. I-transfer lang natin immediately itong latik sauce sa ibabaw nitong malagkit na kanin. Spread out lang natin yan hanggang sa makover natin lahat ng latik. Then, hati-hatiin lang natin ito into serving size. And that's it guys, ready to serve na itong masarap at super dali na bibingkang malagkit. Tag mo na din ang mga friends and families mo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood! Bye!